paano natin malalaman na handa na tayong magsimulang bumangon? Papaano ang pagbangon? Sa mga napapanood na kwento ng buhay na siyang kinagigiliwan ng ibang tao at nakapagpapaantig sa kanilang damdamin at nagpapabukal din ng balong ng luha sa kanilang mga mata sa loob ng chatroom o habang nasa harapan sila ng telebisyon. Nakikinig kaya sa radyo o nasa mga upukan ng mga tao ay ang mga trahedya sa kwentong bigo sa pag-ibig. Ang mga bigo halimbawa, ang tanging solusyon upang malagpasan ang sakit na dulot nito ay ang maluwag na tanggapin na lamang ang katotohanan hanggang doon na lamang ang nakaguhit sa kanyang palad o kapalaran. Sa pagtanggap sa naging kapalaran sa pag-ibig ay napakagandang budget ito upang makapagsimulang muli na harapin ang panibagong hamon sa ngalan ng pag-ibig. Batay sa isang kwento ng isang pelikula, ang isang tao daw na nadapa o nasawi sa pag-ibig ay luluha ng di kawasa dahil sa sakit na kanyang nadarama. Hindi makatulog, hindi rin makakain, at walang gana sa kanya ang lahat ng bagay. Relate ka ba, Kapies? Paano naman malalaman na naka-move on na ang isang bigo sa pag-ibig? Ang palatandaan o hudyang kung nakabangon na ang isang dating bigo ay kung maluwag na sa kanyang puso, isipan at damdamin, at natanggap na niya ang kanyang kasawian. Ang isa pang palatandaan o hudyang na nakabangon na ang isang bigo ay kung kayang-kaya na niyang humarap na taas loob sa taong bumigo o dumurog sa kanyang puso at pagkatao. Relate ba uli, mga ka-PS? Ano naman ang palatandaan o hudyat na totoong naka-move on na ang isang sawi sa pag-ibig? Ayon pa rin sa kwento ng pelikulang aking napanood, ang palatandaan na handa ng harapin ang panibagong pag-ibig ay kung marunong nang mag-alaga ng hayop at kayang-kaya na niyang buhayin ng tama ang tanim niyang halaman o gawing malusog ang inaalagaang hayop.